1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Pag pinagtitiwalaan, dapat katiwa-tiwala. At sinabi sa Bible, a trustworthy man keeps a secret. So do not listen to a gossip. Do not be an audience to someone who reveals other people's secrets. Do not listen to someone who betrays trust, whether or not what is being said is true. Pag may nagdadadaldal na tungkol sa reputasyon ng iba, lalo't lalo yan ay may kinalaman sa trust na nalaman lang niya naman nung araw kasi pinagtitiwalaan siya, oras na yan ay sinira na niya, ay huwag kang makikinig sa kanya. Maski pa nga totoo ang sinasabi. Kasi totoo lang yung sinasabi, pero masama ang intensyon at masama ang pagkatao. Such is not a good man, and you become a partner in crime simply by listening. Totoo o hindi ang pinapamalita tungkol sa kapwa, ang dapat natin tinitingnan, malicious ba? Self-serving ba ang motive? Bakit nagsasalita? Kung nung araw pinagdadadaya ka ni Kumpare 1, tahimik na tahimik si Kumpare 2, at matapos ang ilang taon, sinasabi sa'yo ni Kumpare 2, alam mo, si Kumpare 1, dinadaya ka niya ilang taon na. Kahit totoo yun, itatanong mo rin sa sarili mo, eh bakit sinasabi mo sa akin? Nung araw, hindi mo sinasabi. Tapos ngayon, sinasabi mo. So, hindi mo naman sinasabi yan dahil meron kang pagmamahal sa akin eh. Hindi naman dahil may malasakit ka. Sinasabi mo yan dahil magkagalit siguro kayo ngayon. Gusto mo, kung makakampi, magalit din ako sa kanya. So, evil din yung motive. Kahit totoo ang balita. Sinasala natin ang ganyang mga bagay. Proverbs 20 verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Sino daw ang iiwasan ang isang taong masyadong maraming sinasabi? Ngayon, hindi lang yun dami ng salita. Yun ding maraming topic na pinag-uusapan samantalang hindi na dapat pag-usapan. Talking too much is not about just the volume and the quantity of words said, but the repertoire. It's also about the topics being discussed. Dahil may mga bagay na hindi na dapat pag-usapan kahit pa nga totoo. Kung halimbawa ang nanay nyo, once upon a time, eh, nadapa, nagkamali at nagtaksil sa tatay nyo, gusto nyo bang pag-usapan yan tuwing may family reunion? Totoo naman, ha? Pero pinag-uusapan ba yan ganyan mga bagay? Meron kang kapatid na iniisip mo, siguro hindi namin to kapatid. Anak, siguro to sa labas ng nanay ko nung tatlong taon siyang nawala. No? Pag-uusapan nyo ba yun? Kahit totoo? May mga bagay na hindi tinitingnan. Pag nakakita ka ba ng mga dumi ng hayop at kung ano-ano sa kalye, tititigan mo ba yan? Pag may na-aksidente, lumumulwak-bulwak ang utak at mga bitu-bitu ka, tititigan mo ba yan? Nakakapagtaka, may tumititig pa, kinukuhanan pa ng picture. Hindi naman sila yung press. Why? This is no longer edifying. This is no longer a godly thing to do. May mga bagay na tinitingnan, may hindi. May bagay na iniiwasang marinig, kahit pa nga totoo. Dahil nakakapagparumi ng tainga, nakakapagparumi ng isip, at nakakasira tungkol sa pinag-uusapan. So avoid the gossip. Avoid listening to gossip. May mga kinukwento ang isang tao, tapos pumupunta na sa mga gossip. Ay, teka muna, parang change topic tayo, iba na yata yan. Hindi natin dapat payagan na ang tainga natin ginagawang basurahan ng maraming chismis. When people gossip, good relations are destroyed. Yan ang number one destroyer ng friendships eh, mga kadaldalan. Proverbs 16:28, a perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends. Gaano karami ng mag-asawa ang nagkalayo ang loob o naghiwalay dahil sa mga chismosong kamag-anak? Gaano karami na ng mga pamilya ang napagwatak-watak ng matatabil na dila? Pati magkakapatid sa church, nagkakalayo-layo ang mga loob dahil sa mga chismis-chismis. Gossip separates friends and colleagues. Pag naniwala ka sa isang chismoso, lumalayo ang loob mo do sa pinag-uusapan, ibig sabihin, doon ka lumalapit sa chismoso. Dati may kaibigan ka, malapit ang loob mo, darating si chismis, lumayo ka kasi dito ka lumapit sa kabila. Parang simpleng arithmetic lang kailangan mo para maisip mo na, teka, kanino ko ba ilalapit ang loob ko? Sa dati ko ng kaibigan na tumutulong sa akin, nakikipagtulungan sa akin, o dito kay chismosa na naninira? Pero oras na nagtagumpay siya, lalayo ang loob mo dun sa dati sana ay minamahal mo, pinagtatanggol mong tao. Is it good for you na mangyari yon? Dapat analytical tayo sa ganyang mga bagay. Participants in gossip inevitably take sides.
Hindi mo naman naiiwasan na may kakampihan ka eh. Pinipili mo, kakampi ba ako dito kay may dala ng balita o doon sa topic, sa taong pinag-uusapan namin. Kadalasan doon ka napapakampi sa may dalang balita. Hindi yun napapansin, ha? Kaya kailangan natin ng discernment. Dahil namamanipulate tayo ng words. The words of a gossip can manipulate even our loyalties. When people gossip, evil is promoted. Now, what is evil about gossip? First of all, the content. The content of gossip promotes evil. Because usually, gossip is falsified. Bihirang balita ang totoo. Kadalasan yan, binabaluktot. Gossip is usually magnified, exaggerated, dramatized, controversialized, para bumenta. Siyempre, ang chismosa, pag pumunta sa'yo, may hangos-hangos, arte-arte, dramatic, para ka makinig. At ganoon din yung mga chismis stories. Pag may chichismisin, kailangan dramatic ang chismis, no? Para bumenta. Kung ang chismis ay pinapanood sa TV, pinapakinggan sa radyo, o binabasa sa magazine o dyaryo, kailangan pasamain ang sobra yung nagmumukhang nagkakamali para masyaka mga tao at bumili. Sabi ni Balagtas sa Florante at Laura, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Dahil talaga ang nagbabalita, nagdadagdag yan ang kanyang point of view. At kung galit siya doon sa pinag-uusapan, papalabasin na rin niya yung lahat ng galit niya, idadagdag niya mga additional asido at lason sa kwento. Because stories are made to suit a purpose, and usually to hurt, to destroy, to judge. 1 Timothy 5:13, tungkol sa mga mahilig magkwentuhan ng ganito, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies saying things they ought not to. Ito daw yung mga chismosa, lipat ng lipat, bahay-bahay, kapit-kapit bahay, office-office, table-table, at mga sinasabi ang mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Hindi dahil lang sa content, kundi dahil din sa intent, sa intention. Ngayon, dumali na ang chismis, hindi mo na kailangan magpalipat ng bahay-bahay. Text, ipass mo lang. Email, ilagay mo lahat ang gusto mo. Forward to, copy furnished. Sa internet, ang bilis-bilis magkalat ng chismis. Kaya ang mga tao na may pagiging disente, ang tao na may pananalig sa Diyos, hindi ka pass ng pass. Forward ng forward. Pag may nakita kang news, dapat yon sa'yo na, ilibing mo na. Lalo't pangit, chismis, nakakasira sa kapwa, bakit maikakalat? Ikakalat mo lang kung ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakataya. Halimbawa, sasabog ang bulkan, sabi ng mga volcanologists, pwede mong i-forward yung news para makapag-ingat yung matatabunan ng lahar. Pero yung ay buntis ang anak ni Kumare, ba't kailangan mong ipadala yan? Gagastos ka pa sa text mo para lang maraming makaalam na buntis pala ito. Eh pero syempre, dahil yan ang kalaban ng anak mo sa pagiging honor nung araw, tuwang-tuwa ka na naging dalagang ina siya dahil after all, mas magaling pa rin yung anak mo. May paghihiganti kasi ang chismis eh. May pagkaingit, may paninira. Kasi kung kontento ka talaga, masaya ka, pag may nagkakamali, pagka mayroong nadadapa, ang nararamdaman mo, compassion, habag. Hindi yung, aha, kailangan ipamalita ko na to sa lahat. Kasi ikagagalak mo na madapa siya dahil magmumukha kang mas mainam at mas mabuti kesa sa kanya. Kahit pa nga totoo yung balita, sabi, they talk about things they ought not to talk about. E paano po kung hindi yung totoo o kaya kaparasong totoo, maraming dagdag. If the content of gossip can be evil, the intent of gossip can even be worse. It promotes evil. Ano bang intensyon? Gusto mong sabihin, bakit mo ako dinadalhan ng ganyang balita? Bakit mo ikinukwento sa akin yan? Anong gusto mong mangyari? Galit ka siguro doon sa tao na yon, magalit din ako. Inggit ka siguro doon, so gusto mong siraan sa akin. O kaya gusto mong makuha yung kanyang pribilehyo, matanggalan siya ng pribilehyo, sa'yo lumipat, kaya mo siya sinisiraan. Mga kapatid, yung may nagdadala sa atin ng balita, huwag niyo susuriin lang yung laman, totoo ba o hindi. Susuriin niyo rin, bakit sinasabi. Lalong-lalo na kung ang tagal-tagal na, nung araw dinaya ka niya, nung araw ganitong ginawa niya, tapos ngayon lang sasabihin sa'yo, lumipat ang 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, kasi nung araw siguro kasama siya. Ngayon, hindi na siya kasama, kaya gusto na niyang ipahamak ito.
Don't be manipulated by such evil intentions. Proverbs 16 verse 2, all a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord. Sinusukat, tinitimbang ng Diyos yung motibo ng tao kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Bihira naman kasi sa nagchichismis, yung sasabing, ang sama ako, nagchichismis ako. Usually, manhid siya doon. Akala niya okay siya. Pero ang sabi nitong verse, yun lang ang akala mo, innocent ka, pero tinitimbang ka ng Diyos. Ang agenda ng mahiling magchismis, manakit, manira, sumira. Wasakin ang katotohanan. At siyempre, ano ba yung pain sa isda? Para mo mapakagat yan, kailangan meron kang bulate, meron ka ipapakain sa kanyang konti. Kaya ganun din, magpain ang mga chismoso. May konti ring totoo na ilalabas. At yun ang kaakit-akit sa'yo, pero ang lahat na pala ay bitag na lang at dagdag. 1 Chronicles 28:9, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. An assault on the truth is an assault on God because God is truth. So nagiging paglaban mismo diretso sa Diyos yung pagchichismis kasi yan ay nagpapairal ng kasinungalingan o ng half-lie and half-truth. Remember, a half-truth is also a half-lie. Kaya hindi pa rin yan tinatanggap kahit half-truth siya. When people gossip, the ears of the hearers and the mouths of the talebearers both get polluted. Nadudumihan ang nakikinig, nadudumihan ang nagsasalita. Meron sa atin sobrang mga pihikan. Hindi mo makain ang prutas na nalandingan ng langaw. Okay. Hindi mo makain yung hot cake or pancake na nalaglag sa lupa, natapakan ng mga naglalakad, nagpagulong-gulong, ayaw mo nang kainin. Sige, ayaw mong pumasok sa katawan mo yung marumi. Pero oras na nagchichismis ka, mabuti pa, kainin mo na yung pancake. Kainin mo na hindi lang yung prutas, pati langaw. Kasi sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 15:11, what goes into a man's mouth does not make him unclean. But what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. So sabi ng Panginoong Jesus, hindi mapaparumi ang espiritu ninyo ng anumang lululunin ninyo. Ang nagpaparumi sa espiritu ng tao, yung salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi yung pagkain pumapasok dito. So sobra na ironic na may tao ang selan-selan, hindi makakain ng marumi, pero kayang-kayang makipagchismisan. Mas masahol yon, mas marumi yon sa paningin ng langit. What we say and what we repeat can make us unclean in the eyes of heaven. Matthew 12:36-37, again the Lord Jesus speaking, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Binibilang daw ng langit ang bawat salitang namumutawi sa ating bibig, at ito'y ating ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. We will be accountable for every careless word we speak.